Hi guys! For today's video, magbibigay ko ng step-by-step procedure or process kung paano kumuha o i-convert ang non-professional driver's license to professional driver's license. Kaya kung ikaw ay holder ng non-professional driver's license or kung ikaw ay holder ng student permit, malalaman mo sa video na ito kung qualified ka nga ba kumuha ng professional driver's license sa LTO. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko kagaya nito. Kaya simulan na natin. So bago ang lahat guys, gusto ko muna magbigay sa inyo ng konting kaalaman sa ganitong proseso sa pagkuha ng professional driver's license. Okay? Ang tawag sa ganitong proseso ay change classification. Kung ikaw ay magpapa-convert ng non-professional driver's license to professional driver's license. So kung kayo ay nagbabalak mag-apply ng delivery rider ng Lalamove, Grab, Foodpanda or Angkas, for the meantime guys, matatanggap kayo ng mga company na yan. Pero sasabihan kayo, advisean kayo na kailangan after few months, dapat mag-convert nyo na ang inyong mga lisensya from non-professional driver's license to professional driver's license. Yun ang sasabihin sa inyo. At sa mga namamasada naman ng taxi, jeepney or bus or kahit anong pampublikong sasakyan, basta namamasada ka, naghahanap buhay ka, bawal na bawal, ang hawak mo ay non-professional driver's license. Kaya sa video na ito, malalaman nyo kung ano ang mga qualifications, requirements, process at kung magkano ang gagastusin sa pagpapa-convert ng non-professional driver's license to professional driver's license para naman magamit nyo ang mga driving skills nyo sa paghanap buhay. So unahin ko muna dito kung ano ang mga qualifications sa pagkuha o pagpapa-convert ng non-professional driver's license to professional driver's license. Okay? So ang unang qualifications must be at least 18 years old of age and above. Okay? So dapat daw 18 years old ang edad pataas. So ang pangalawa naman na qualifications ay dapat physically at mentally fit to drive or to operate a motor vehicle. So yun ang pangalawang qualification. So ang pangatlong qualification naman must be able to read and write ng English or Tagalog. Dapat marunong magsulat ng Tagalog or English. Kahit grade 1 or grade 2 lang ang natapos mo, basta marunong ka magsulat ng English at Tagalog, maaari ka makakuha or maaari mo i-convert ang iyong non-professional driver's license. Dahil meron tayong mga ikakandak na examination doon. For example, doon sa theoretical examination, kailangan marunong tayo magbasa or magsulat. Okay? So, ayun yung pangatlo. So, ang pangapat naman na qualifications, must not have unsettled traffic violation. Ibig sabihin, dapat wala tayong mga traffic violation na nangyari sa atin. Okay? Kung meron tayong unsettled traffic violation, hindi tayo qualified na makakuha ng professional driver's license. Kaya kung kayo ay mayroong mga violations na nangyari na hindi niyo pa nasa-settle, dapat i-settle niyo na muna bago kayo magpa-convert or kumuha ng professional driver's license. Okay? So ayun yung pang-apat na qualification. So ang panglima naman na qualifications, dapat matapos natin or may pasa natin yung theoretical examination. Yan yung sabi ko doon sa dapat marunong tayo magbasa or magsulat dahil nga meron tayong mga gagawin na examinations doon. Okay? So dapat may pasa natin yung theoretical examination. Yun yung panglima. So ang panganim na qualifications para makakuha tayo ng professional driver's license, dapat holder na tayo ng non-professional driver's license at least 6 months. Kung ang DL code ng iyong driver's license is A at A1. Yun yung qualification. Dapat umabot na ng 6 months ang inyong mga non-professional driver's license kung ito ay DL code A at A1. Okay. Kung holder ka ng driver's license code B, B1 or B2, dapat holder ka na ng non-professional driver's license at least 1 year. Okay? So, ayun yung pang-anim na qualifications. Kaya dapat alam natin ang mga driver's license code natin para alam natin kung ano ang gagawin natin kung sakali magpapa-convert or kukuha na tayo ng professional driver's license. Okay? So punta naman tayo guys doon sa mga requirements. Kung okay na ang yung mga nabanggit ko na mga qualifications, punta naman tayo dito sa mga requirements na kailangan ng LTO. So ang number one requirements para makakuha tayo ng professional driver's license or may convert natin ang ating mga
non-professional driver's license to professional driver's license ay duly accomplished application form, okay? Or yung tinatawag na APL. So, itong APL na ito, makukuha natin ito guys doon mismo sa LTO. Pagdating natin doon sa LTO office, tatanungin kayo ng guard kung ano ang transactions niyo. Siyempre, sasabihin niyo na magpapa-convert kayo ng non-professional driver's license to professional driver's license. Then, bibigyan kayo ng APL. So, pwede rin ito guys ma-download sa Google. Itatype niyo lang sa Google ang LTO APL or LTO Duly Accomplished Application Form. So, ilalabas na ni Google yung naka-PDF file, then i-download nyo na yon, tapos ipa-print out nyo na sa mga internet shop para pagdating nyo dun sa LTO, wala na kayong gagawin na pag-fill out dun sa application form dun. Okay? Para dire-diretso na lang kayo. So, ayun ang unang requirements. So, ang pangalawang requirements naman guys, dapat dala natin na ang mga original na non-professional driver's license, yung card mismo. Dapat dala-dala natin yon dahil hindi tayo payagan ng LTO kung photocopy lang ang dala-dala natin. So, ang pangatlo naman guys na requirements para makakuha tayo ng professional driver's license ay medical certificate. Dapat meron tayong medical certificate. Usually, yung mga LTO offices, meron naman silang mga naka-accredited na medical clinic. Meron itong bayad guys na nagre-range ng 500 to 600 pesos. Okay? Ayun ang pangatlong requirements. So, ang pangapat naman na requirements guys na kailangan ng LTO para makakuha tayo ng professional driver's license ay TIN ID. Kung ikaw ay empleyado, dapat meron kang TIN ID number. Okay? Kung wala yung pinaka-physical ID talaga, yung ID mismo, kung wala yon, basta natatandaan nyo ang TIN ID number nyo, okay na yon. Kasi ang kailangan lang naman ng LTO, yung TIN ID number, hindi yung ID mismo. Okay? So, ayun ang pang-apat na requirements para makakuha tayo or may convert natin ang ating mga non-professional driver's license to professional driver's license. Yun ang qualifications at requirements. Ngayon naman guys, kung halimbawa okay na ang qualifications at kumpleto kayo ng mga requirements, punta naman tayo sa procedure kung paano ang proseso ng pagkuha ng professional driver's license. So, ang unang proseso guys na gagawin natin sa pagkuha o pagpapa-convert ng non-professional driver's license to professional driver's license, siyempre, pupunta tayo sa LTO office kung saan yung malapit sa atin. At siyempre, sundin natin yung dress code ng LTO para makapasok tayo. Bawal kasi doon ang nakachinelas or nakashort. Sa mga kababayan naman, bawal ang nakasleeveless. Hindi ito doon pagpapasexy dahil baka hindi kayo papasukin. So, ang pangalawang proseso naman guys na gagawin natin kapag halimbawa nasa LTO na tayo, hanapin nyo ang evaluator window. Okay? Isasubmit natin doon ang lahat ng requirements na kailangan nila. I-evaluate nila kung pwede nga ba i-convert ang ating mga non-professional driver's license to professional. Ngayon, punta naman tayo sa pangatlong proseso. Kapag halimbawa na-evaluate na nila, maupo tayo para doon sa paghihintay ng tawagin ng ating mga pangalan. Okay, so yun yung pangatlo. Kapag tinawag na ang ating mga pangalan, proceed naman tayo doon sa pang-apat na proseso. Sasabihan tayo na punta na tayo sa cashier for payment of fees. Magbabayad tayo ng theoretical exam. Proceed naman tayo doon sa panglimang proseso. So pag halimbawa nakapagbayad ka na sa cashier para sa theoretical examination, siyempre magpo-proceed na tayo doon sa pag-exam. Okay, yun yung panglimang proseso. Mag-exam na tayo. Ngayon, kapag bumagsak tayo dun sa theoretical examination, yun na ang end of transactions natin. Maghihintay muna tayo ng 1 month bago tayo makapag-apply ulit ng pagpapa-convert ng non-professional driver's license to professional driver's license kung bumagsak tayo dun sa theoretical examination. Ngayon naman, kapag pumasa naman tayo dun sa theoretical exam, proceed naman tayo dun sa pang-anim na proseso. Ang pang-anim na proseso, guys, mag-proceed na tayo sa cashier para dun sa pagbabayad ng processing at encoding ng ating professional driver's license card. So, after natin magbayad ng processing fee at encoding ng ating driver's license, proceed naman tayo dun sa pang-pito na proseso. Okay? So, ang pang-pitong proseso, guys, kapag halimbawa nakapagbayad na tayo ng processing fee at dun sa encoding ng ating driver's license card, siyempre, tatawagin tayo para dun sa biometric at picture. At siyempre, mag-signature na rin tayo doon.
Okay, so ayun yung pangpitong proseso. Ang pangwalo na proseso, maghihintay na lang tayo ng releasing ng ating professional driver's license card. So ayun guys, ang mga qualifications, requirements at mga process na gagawin natin kapag tayo ay magpapa-convert ng non-professional driver's license to professional driver's license. Okay? Ngayon naman, punta naman tayo doon sa payment of fees. So ito naman ang fees and charges sa pagkuha ng professional driver's license or pagpapa-convert ng non-professional driver's license to professional driver's license. Ito ang mga magagastos. Ang application fee ay 100 pesos. Ang replacement fee 225 pesos. Sa theoretical examination fee 100 pesos. Change classification fee 100 pesos. Doon naman sa computer fee 68 pesos. Sa medical fee naman nagre-range ito ng 500 to 600 pesos. Okay? So, ang grand total ay 1,193 pesos. So, ayan guys ang magagastos. So, sana guys naintindihan nyo ang paliwanag ko sa video na ito at meron kayo sana nakuha na idea kung paano at kung ano ang mga kailangan ng LTO para sa pagpapa-convert ng non-professional driver's license to professional driver's license. Okay? So, kung natulungan ko kayo sa video na ito at meron kayo nakuha na idea dito sa video na ito, sana mag-subscribe kayo at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko kagaya nito. So hanggang dito na lang and see you on my next video.